Ma'am Emma Katrina, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rati. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ano na po ang latest development kung meron man base sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa PNP o yung PNP na ikipag-ugnayan po sa inyo? Base po sa latest po na update po sa amin ay ang mga forensic, mga evidences po na nakuha ng TOCO sa crime scene ay nasa krami na. Mm-hmm. And ongoing pa rin po yung investigation. Investigation po since wala pa rin pong lead po yung PNP. Okay, pwede ko ba pakikwento sa amin yung pangyayari? Nung araw po na nalaman po namin, ako po, personally po, ay in-inform po ng asawa ng kuya ko. Mm-hmm. Kasi nasa Manila po ako during that time. Opo. So around, parang mga around 8 po or 8:30 a.m. Sa sabi po sa akin ay ninahawan daw po yung magulang ko. Okay. Sinabi ko pa nga po na kung kinumusta ka po pa po sila, kung okay lang po ba sila. Okay. Pero din sabi po ay patay na daw. Yun po yung unang pagkaka-inform po sa akin. Police Major Eric Ramos, Public Information Officer, Palawan Provincial Office. Magandang hapon po. Okay. Magandang hapon po, Senator Dul po. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig po. Meron na ho ba tayong mga person of interest dito po sa nangyaring pamamaslang kay Emmanuel at Frenny Gakot, sir? Ayon po sa SITG Gakot po natin, nag-uupo ng SITG Gakot po ang Palawan PPO. At meron pong person of interest dyan po ay pinag-aaralan na po ng mga investigador po ng Palawan PPO kasama po ng CITG Palawan at nag-i-establish na po at tinitingnan kung ano po yung talagang link po nila doon po sa nangyari pong robbery with homicide po na nangyari po dito po sa Agotayo. Okay, ano po murder weapon ang ginamit, sir? Accordingly po, bladed weapon po ito. May mga multiple stab wounds po na tinamo itong ating pong mga biktima. Ito pong si Sir Gakot po at saka yung kanya pong asawa. Eh, meron pong mga blunt force na natamo po doon sa bahagi po ng kanyang ulo na nagsanti din po sa kanyang pagkamatay. Okay. Robbery po, nasabi niya ang possible na motive. Magkano po mga nawala na pera? More or less po, nasa 5 million po yung nawawala po. So, siguro you po can start sa pag-imbestiga, ang guluhan niyo po, yung sinong nakakaalam na merong ganong kalaking halaga sa bahay na yun at that time na nangyari po yung panluloob. Opo, Senator. Well, noted po yan, Senator. At talagang dyan po rin nagsimula yung mga investigador po natin. Tinitingnan po kung sino po yung mga nakakaalam ng mga transaction po doon po sa kanilang, dahil sila po ay franchisee po, ano, ng Palawan Pawn Shop and also. At tinitingnan din po kung sino po yung taong nakakaalam, nakakapasok. Yan po, dyan po umiikot, Senator, yung atin pong investigasyon. Okay. So, dalawa lang ho ba sila sa bahay ng mga insidente or meron silang mga kasama nung mangyari po yung krimen sa loob ng bahay? Ako, Senator, wala po silang kasama pero po meron po silang trusted na isang empleyado po ano, na talagang isa po yung nakakapasok doon sa kanilang bahay. Siya rin po yung talagang nakakaalam din po noong mga transaksyon po doon sa kanilang So yung trusted po na taong yon nakausap na ho ng PNP? Opo, nakausap naman na po yan ng PNP at yan po ay pinag-aaralan na po, undergoing investigation po ito, Senator. Cooperative naman po yung sinasabing trusted na tao? Opo, cooperative po, Senator, at talagang yan po ay pinag-aaralan naman po ng SITG team para po malaman po kung ano po ang link, involvement, o kung siya po ba isa sa mga kasama. At yan po ay isang sa mga pinag-aaralan po noong mga kapulitan po. Ma'am Emma, normal lang ba ho yun sa parents po ninyo na magkaroon ng ganong kalaking halaga ng pera sa loob ng bahay? Kung ako po, Sir Tul, po yung mag-analyze po, since nga po, may branch po kami ng Palawan Prospera Padala. Mm-hmm. Okay. At tama pa ho ba ang sinasabi ng PNP na wala ho pala silang kasama sa bahay? So dalawa lang ho talaga sila? During that time po, dalawa lang po sila. Yes po, tama po yun. Wala ho silang mga kasambahay o driver na live-in na nakatira sa bahay nila? So dalawa lang mo talaga wala sila? Po. Yung trusted po kasi, that time po ay nasa Puerto Princesa po. Mm. Bali, parang may inasikaso po na important matters, kaya hindi po yan siya nakauwi agad. Okay, wala ho ba mga CCTV sa loob ng bahay po ng parents nyo?
Unfortunately po, wala po, sir. Okay. Major, wala ho bang CCTV sa mga kapitbahay ng mga biktima, sir? Senator, wala po tayong nakuhang copy ng mga CCTV. Wala rin po CCTV dito sa area po. Mm-hmm. So sa ngayon ho ba, masasabing blank wall pa rin po ang inyo pong kinaharap ngayon at wala po kayong person of interest o meron na po kayong Senator, tinitingnan? May mga tinitingnan na po tayo, Senator, at actually po, Senator, nagsabit na po tayo ng mga blood splatter po na nakuha po doon sa area at yan po ay sasadyain na po ng forensic unit po natin sa Camp Crump. Okay, nakausap niyo rin po yung mga kapitbahay ng mga biktima, sir? Opo, according po sa investigation, nakausap po yung mga kapitbahay at accordingly nga po, spotted pa po around 9 to 10 o'clock ng gabi po, ano, na itong biktimang lalaki po, spotted pa po doon sa area. At dyan na din po umiikot, ano, talagang Senator, at talagang ginagalugad na po nung PNP po natin. Actually, nag-deploy din po ang Palawan PPO ng additional 2 investigators po doon sa area, ng additional personnel po para matulungan po ang Agutaya Municipal Police. Okay. So, masasabi bang confident kayo in the next couple of days or a week, kayo po ay makapagbabalita na sa amin na kayo ay meron ng person of interest or suspect or suspects? Senator, yan po ang talagang ginagawan po ng minamadali po yan ng ating pong SITG Gakot at yan din po ang naging mandato po ng ating pong provincial director na talagang tutukan ng kaso ang ayon din po sa ating pong legal officer po, ano, kung ito po ay purely circumstantial, tinitingnan din po yung involvement po noong mga person of interest para po makapag-establish po ng airtight case at eventually po makapagsampa po ng kaso agad. Opo. Yung bladed weapon na ginamit po sa pamamaslang, na-recover ho ba yun? Hindi po ito na-recover, Senator. Anong oras po nangyari yung panluloob? Accordingly, Senator, ito po ay between 10 p.m. po, pataas po, ano, hanggang midnight po ito, Senator. Okay, so meron ho bang force entry na nangyari, na check nyo pa doon sa bahay nito mga biktima? Doon po, Senator, doon po sa bahaging likod ng kanilang bahay, doon po dumaan. Doon dumaan at na-check nyo po, na-imbestigahan nyo na doon dumaan at force entry po at hindi po yung parang kakilala nila, pinapasok nila or may susi, it possible itong mga suspect? Senator, doon po sa likod na bahagi, yung kanilang parang screen po ay medyo sira po yun, so pwede pong abutin. And itong si Ma'am Gakot po, that time po, ano, nasa bandang kusina po siya ng area po ng bahay po. Ah, so doon po sa may likod, meron pong silang screen na... Opo, doon po sa area po na yun. So, Senator, yan po ang talagang tinignan po ng mga investigator natin. Dito po dumaan, pumasok po dito. At yun nga po ang nangyari, una pong naabutan po yung... Okay. Po. Na-identify nyo na po yung saan pumasok, point of entry nitong suspect o mga suspect. Tama. So doon po sa lugar na yon, sa likod ng bahay kanyo, nakausap niyo po yung mga kapitbahay doon. Sa isang part po na yun, Senator, may ano po, wala pong parang vacanting area po yun. Meron din po sa isang part po na nakarinig po ng medyo ang bangit po nila ay may mga nagkakahuna na aso, pero hindi po nila pinansin that time po. Medyo masama po ang panahon that time. Masama ang panahon. Okay, so meron kayong mga nakita mga footprints or tire prints? Kasi sabi niyo masama ang panahon, so ibig sabihin umuulan-ulan, so kung naglalakad sila, so may mga footprints doon. O kung sasakyan mo gumamit nila motor, kotse, meron dapat tire Senator, prints. Medyo mabuhangin po doon sa area at ang mga blood splatter po, yun po ang na-lift po noong mga investigador po natin, ng mga forensic unit po natin at yan po ay ismumito po para po maturi at yan po ay sasadyain na po mismo ng forensic unit. Opo. Sino po yung unang nakakita sa mga victim na patay na, nakadiscovery at tumawag po sa mga otoridad? Ito pong trusted na employee po nila ang unang nagbanggit po sa ating pong station po, ano, siya po ang first responder po dito, siya po yung pumunta agad-agad. Pagkakita niya po na ganun nga po ang nakita po niya, agad-agad ni-report niya po ito sa police station po natin sa Agutaya. At ang Agutaya naman po, kasama po ng COP, agad-agad pong nag-respond po. So, call po
base po doon sa kanyang naging salaysay, base po doon sa kanyang nakita. Meron ko kayo mabibigay ng hotline sakali man meron all of a sudden may magbo-volunteer o may nakakaalam sa pangyari na pwedeng makatulong sa ginagawang investigasyon, makapagbigay ng impormasyon? Go ahead po sir, give your hotline number. Opo, Senator, meron po tayong numero po ng Agutaya MPS. Ito po ay 0998-967-4595. Pwede rin po, Senator, dito po sa Palawan PPO, 0917-677-2779. Yan po ang hotline po namin sa Palawan PPO. Colonel, magandang hapon po, Colonel Narag. Good afternoon po, sir. Colonel, meron ba kayong mensahe sa lahat ng mga malay nyo may gusto mag-offer dyan ng impormasyon? At ano po ang inyo pong maibibigay ng commitment, especially sa mga kamag-anak ng biktima tungkol ho din sa kaso, Colonel, sir? Yes, sir. Yes, sir. Magandang hapon din po, sir. Yes, sir. Actually nga, sir, ginagawa din natin lahat, sir, ng paraan para matukoy natin itong cancer, itong mga suspect. In fact, sir, nagbigay tayo, sir, ng kung sino man ang nagbigay ang ating local chief executive ng pabuya para, sir, sana kung sino magbigay ng impormasyon ay, sir, para makatulong, sir, sa pagtukoy, sir, sa mga suspect, sir. Okay. In fact, sir, meron tayong person of interest, sir. Ayun! Meron na po. Yes, sir. Yes, sir. Tinututukan lang natin, sir. And nag-aantay lang tayo, sir, ng result ng DNA, sir. I understand. You don't even have to tell us that now, Colonel. Unawa namin. Sige po, i-develop niyo po yung information na nakuha niyo about that person of interest. Imbestigan niyo po. Hopefully po siguro by next week, pwede po kami bumalik sa inyo and even the family of the victim para magkuha ng panibagong update sa sa yes, kaso. Sir. Okay. Actually, sir, nakikipag-ugnayan din tayo, sir, sa family. Alam din nila kung ano yung effort na ginagawa namin. At kausap po talaga yung mga anak ng mismo, sir. Biktima, sir. Kausap ko rin po sila, sir. Emma Katrina Gakot, meron po kayong mensahe sa ating kapulisan at sa lahat na lang po dito po sa nangyari sa inyo pong parents. Sir Rafi, ma'am, yung sa forensic evidence processing po, okay, sana po ma-coordinate po sa krami po kung kaya po na mapabilis po yung resulta po ng mga evidences po na nakalap po sa crime scene. O, siyempre po, without compromising po, yung quality po ng result. Ma'am. Yung support po from LGU, Agutaya, in any way po, kung ano man po ang may bigay nila, lalo na kung pupunta po sa mga island barangay, sana po ma-assist po nila na yung mga kapulisan or personnel po, investigators na naka-assign po sa kaso. Colonel, narinig niyo po yung kahilingan ng anak ng biktima, si Ma'am Emma Katrina. So ano pong inyong tugon doon sa kahilingan po ni Ma'am Emma Katrina? Actually, yan din talaga ang ginagawa namin, sir. Actually, yan talaga ang palagi kong sinasabi na tutulungan. Yan ang number one na focus ko talaga ngayon, sir. Yan talaga. Pero Colonel, sinasabi ni Ma'am, karagdagan po dapat ng manpower. Ibig sabihin, mga investigador, and I really, really agree with her. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yan yes, sir. Magdadagdag ako, sir. Magdadagdag ako, sir. Actually, hindi lang ako, sir, sa investigator nag-focus, sir. Pati, sir, sa intel, sir. Yan intel. Talagang inaano ko, sir. Yes, sir. Opo, sir. Mm-hmm. At meron po daw reward na sino po yung nagbibigay ng pabuya? Actually, nag-offer si mayor ng, sir, ng pabuya po, sir. Okay. Siguro po, sir, yes, sir, dun sa sinabi ni Ma'am Emma, Katrina, coordinate with the DILG or sa mga local executive, lubos-lubusin na nila yung pagtulong para makipag-tie up sa inyo tungkol sa pagresolba sa kasong ito, Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. At kung ano po may tutulong ng aking tanggapan, huwag ko kayo mag-atubilin at tumawag sa amin. Anytime po, bukas po kami para agad-agad na tumugon at umaksyon alongside with you, the PNP and the local executives, LGU, para sa kaya ikalulutas ng kasong ito sa lalong madaling panahon. Sige, Colonel, from time to time, maasahan po ba namin yung patuloy niyo pong pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Yes, sir. Yes, po, sir. Colonel Carlito Narag Jr., Provincial Director ng Palawan PNP. Maraming salamat po, Colonel, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat din po, sir. Major Rick Ramos, Public Information Officer, Palawan Provincial Police Office. Major, maraming salamat po, sir.
Maraming salamat po, Senator. Mabuhay po kayo. Okay. Ma'am Emma, sige po. Kami naman po, tulad ng request mo, tatawag po kami sa DILG at dyan po sa mga taga-LGU para makipagtulungan sa PNP sa kaibibilis na lutas ng ano kasong ito. Okay, ma'am? Yes po, Sir Rocky. Okay. Meron pa ako kayong huling mensahe, Ma'am Katrina. Sir Rocky, apo, Sir Rocky, ano ko lang din po, additional. Opo. Kasi doon po sa post namin po sa Facebook, nabanggit po kasi namin doon ang seawall. Yung seawall po na project po ata ito ng province na ginawa po dito sa community po ng Agutaya. Okay. Kasi po, during the presentation po of the police report, sinasabi po nila na ito po ang posibleng naging entry at saka exit point ng mga suspect. Mm-hmm. Kasi pati po doon po sa Facebook post po namin, sobrang dikit niya po doon sa bakod po namin, personal po na pinagawa po na bakod ng aming mga magulang. Hindi po kami aware na ganun po ang pagkakagawa. Kaya po, nagtatanong kami kung ito po ba ay naihingi ng permiso sa aming mga magulang na idikit po ito mismo sa aming bakod. Ayun, napakagandang katanungan. At kaninong project po yung seawall, ma'am? Sa pagkakaalam ko po, ito po ay proyekto ng province. So, provincial. So, ibig sabihin yung yes, governor. Sige po, kami na po makipag-unayan sa governor's office tungkol dyan. Sige po, tatanong kami. Karagdagan impormasyon tungkol dyan at ibabato namin sa inyo at tulad ng sinabi mo, kung meron bang permiso sa peres mo yung pagdidikit ng seawall doon sa bakod ng bahay ng peres nyo. Sige po, magandang katanungan po yun. Sige po, we'll get in touch with you soon. Ma'am. Thank you so much po. And ano po, lastly po, Sir Rafi. Opo, opo. Yes, ma'am. Okay po kasi sa PPTO. Opo. Na mga investigators or intel ko na pinadala po nila, nais din po namin na itap po ang CIDG kung may mga extra personnel po sila na pwede pong ipababa po dito para po sa additional manpower po. Opo. Yan nga po ang sinasabi kanina ni Colonel Narag, but okay din po yan kasi yung CIDG kasi national in scope po yan eh. Unlike dito sa mga staff o tao ng provincial director, sa Palawan lamang po ang kanilang jurisdiction. Pag CIDG kasi, nationwide scope niya. Sige po, tama ho kayo. Pwede ho natin involve ang CIDG. Okay, kasi nationwide po yung kanilang jurisdiction. Okay, kasi po sa pagkakaalam po namin, ito po ay naging SIPG gahot na since noong September 23. Opo. So, na-expect po sana namin na as of today po, involved na po ang CIDG. Sir, actually kasama po ang CIDG sa paglutas, sir, ng problema, sir. Ah, kasama niyo po. Yes, sir, we've created yung Special Investigation Task Group, sir. Ayun, Special Investigation Task yes, Force. Yes, sir. Kasama po ang SOCO natin, ang CIDG natin, sir. Kasama po lahat yan, sir. Okay, sige po. Maraming salamat yes, po, Colonel Cardito Lag Jr. At maraming salamat po, Ma'am Emma Katrina Gakot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po.